1,389 ang naitalang new COVID-19 cases kahapon. Kaya 444,164 na ang confirmed cases sa bansa. Tuloy naman po ang paglaok ng Pilipinas sa solidarity trial para sa bakuna ng World Health Organization kung saan kasali ang ilang barangay. Pero tila hindi alam ng ilang barangay na kasali sila. Balitang hatid ni Mariz Umali. Ang barangay 699 dito sa Malate, Maynila, ang isa sa itinakda ng World Health Organization na kabilang sa mga Solidarity Vaccine Trial Site. Isa sa mga naging basehan sa pagkakabilang ng isang barangay sa Solidarity Trial ay kung nakapagtala ito ng attack rate ng higit sa 1% o di kaya ay consistent na merong tinatamaan ng COVID-19 sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan sa lugar. Pero kahit na isa publiko na ang mga kabilang sa Solidarity Trial, mismo ang barangay chairman ng 699, hindi pa raw alam na kabilang pala sila. At nang tanungin namin ang mga residente, hindi pa ako papayag kung sakasakali kasi una sa lahat dahil nga yung sudden back siya, mahirap din yung ikaw maging, kumbaga, sa'yo sa sampulan, hindi ako papayag, ayoko. Wala naman tayo sa gobyerno natin na hindi tayo mapapahamak doon. Pag marami nang pumayag, uusad po yung proyekto ng trial na ano tungkol sa vaccine. Gayon pa man, susunod daw ang barangay kung inatasan sila. Magpapasurvey na lamang daw ang kapitan ng barangay sa mga residente para malaman kung sino ang payag sumailalim sa trial. Pero syempre, nakabase pa rin daw ito sa kung ano ang ilalabas na guidelines ng Department of Science and Technology sa kung sino ang dapat na sumalang sa trial. At para mabawasan daw ang takot ng mga residente, mauuna raw sumalang ang kanilang kapitan. Eh tayo leader eh. Set a good example. Sa Baguio City, 4 na barangay ang napili ng DILG na maisama sa solidarity trial ng COVID-19 vaccine. Ang mga barangay na Santa Scolastica, Burnham Legarda, City Camp at Aurora Hill. Siguro i-disseminate po muna namin sa aming barangay, sa mga constituent namin para alam po nila at kung papayag po sila, yun po ang gagawin namin. Kung sino po yung papayag. Kasi nakakatakot daw po yung vaccine kasing ganyan. Yung vaccine na ganyan eh, nakaka-epekto daw, may side effect yata. Payag din ang iba pang barangay officials na sumailalim sa trial, basta libre at maipaliwanag ng mabuti sa kanila ang layunin ng proyekto. Malaking tulong din daw ito para sa City Camp na may 56 confirmed cases ng COVID-19. Bukod sa NCR at Cordillera Administrative Region, kasama rin sa Solidarity Trial ang ilang barangay sa Davao. May 14 namang ospital na mangangasiwa sa clinical trial sa pangunguna ng Philippine General Hospital. Paliwanag naman ng DOST, pinaplansya pa ang mga panuntunan ng Solidarity Trial kaya hindi pa umaabot ang impormasyon sa level ng mga barangay. Kailangan mabilis natin matapos yung clinical trial at kailangan natin makakuha ng enough volunteers agad. Kailangan kasi yung mga lugar na matataas ang cases para maganda yung aral ng efficacy. Pinag-aaralan pa rin kung 4,000 o 15,000 ang sasailalim sa trial. Hinihintay pa rin ang anunsyo ng WHO sa kung kailan sisimulan ng trial pero nauna nang sinabi ng DOST na posibleng gawin ito sa Enero 2021. Pero ang pribado pwede na raw magsimula kung may FDA go signal na. Meron ng clearance ng vaccine expert panel at saka ng ethics board, yung Sinovac at Clover. And then ini-expect rin natin na yung Johnson ay makakuha na rin ng vaccine expert panel clearance. Yung Gamaleya, pareho pa siyang wala eh. Sila naman ang gagastos sa sarili nilang trial. Mariz Umali, GMA News.